Ama namin Diyos na nasa langit, Lord, minsan pa lumalapit kami sa inyong presensya, Lord God. Naninikluhod, O Diyos, Lord God, humihingi ng inyong habag at biyaya, Lord, na kayo po ang patuloy na magbigay ng karagdagang langis sa aming pananampalataya, Lord God. Alis kami sa lugar nito, Lord, na taglay ang inyong kasiglahan, ang inyong kagalakan, Lord God, na dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mangusap, Lord God, na maglalakbay kami sa sanlibutang ito, na taglay ang inyong liwanag, O Diyos, Lord God, o naglalakad kami, Panginoon, sa inyong liwanag, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain po minsan pa ang inyong mga anak. Yan po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Magbabasa po tayo ng mga talata bago tayo umupo. Aklat ng Joel. Praise God. Hallelujah. Verse 1 to 4. Ito nga isang propesya. Oh, again, this is a prophecy. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Had this been in your days, or even the days of your fathers, tell your children of it, and let your children tell their children and their children another generation. That which the palmel worm hath left, had the locust eaten. And that which the locust hath left, had the canker worm eaten. And that which the canker worm hath left, had the caterpillar eaten. Ang Diyos ang magpatuloy na magpala sa kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Praise God. Hallelujah. Oh, so, sabi nga sa aklat ng Joel, oh, narinig na ba ninyo itong mga bagay nito, itong mga ganitong pangyayari, ng iniwan, sabi nga, ng kinain ng palmel worm, at yung kanyang naiwan, kinain ng locust, at yung naiwan ng locust, kinain ng canker worm, at yung naiwan ng canker worm, kinain ng caterpillar, no? Praise God. See? Hallelujah. Then, pinaliwanag din ito sa aklat din ng Joel chapter 2 verse 25 to 26. Sabi nga ni Joel, and I will restore to you the years that the locust had eaten, the canker worm, the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. Praise God. Sabi nga ng Biblia, and I will restore to you the years, no? Praise God. Ito palang mga kinain ito ng mga insektong ito. Sabi ito ya, may kaugnayan sa panahon, no? Praise God. Hallelujah. No? Ire-restore daw ng Diyos lahat ng mga kinain ng mga kulisap na to. At pag na-restore ito, sabi nga, and you shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Oh, at pag nangyari ito, praise God, oh, kakain kayong sagana. At magpupuri kayo sa Diyos, at dahil kayo kanya pong nakipag-ugnayan siya sa inyo, at kayo ay hindi na kayo maihiya. Praise God. That's in the Old Testament, no? Sabi nga, katulad nung narinig na ninyo, sabi nga ni Brother Wilson, nung nangaral nga siya rito, it must be 2 or 3 witnesses, no? Dapat yan, praise God. Lalo't higit, kapag may kaugnayan sa prophecy, lagi itong 2 or 3. Praise God. Hindi po pwedeng iisa lang. Praise God. Kapag nakita na ninyo to sa Old Testament, sigurado meron ito sa New Testament. Pag nakita nyo sa New Testament, meron din ito sa Old Testament. No? Ngayon, sa New Testament, no? Sabi nga ni Joel, ire-restore ng Diyos ang mga nawala. Ang mga panahon na nawala. Na kinain ng, sabi kinain ito ng locust, kinain ito ng palmel worm, kinain ito ng caterpillar, kinain ng canker worm, no? Praise God. Then sa New Testament, sabi nga ganun, repent ye therefore, Acts chapter 3 verse 19 to 21, repent ye therefore and be converted,
that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God had spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Oh, kaya sabi nga, si Jesus ay kailangan munang tanggapin minsan pa ng sangkalangitan. Oh, hindi siya babalik, sabi nga noon, hanggat hindi maisauli ang lahat ng bagay. Oh, praise God. Kaya nga sabi, meron tayong pagsasauli. Oh, praise God. Ngayon, pag merong isasauli, ibabalik sa original, oh, merong mga nawala. Oh, kaya nga pinag-aralan natin itong seven church ages, di ba? O yung kapanahunan ng Kristyanismo, oh, praise God. Hallelujah. Oh, nakita natin sa kasaysayan may mga bagay na nangyari. May mga bagay na itinatag at may mga bagay na nawawala. Oh, pero sabi nga ng Biblia, ibabalik itong lahat. Oh, praise God. Kung ano pinasimula ng Panginoon, kaya sabi niya, I am the author and the finishers of your faith. Oh, siya ang magsisimula nito, siya rin ang tatapos nito. No? Praise God. Hallelujah. No? Kaya hindi tayo, lagi kong sinisira yung kumpiyansa nyo sa sarili nyo. Oh, lagi kong sinisira yung kumpiyansa natin sa sarili nating kakayahan. Oh, kaya lagi sinasabi, huwag kayong mag-alala, hindi kayo. Diyos ito. Oh, huwag kayong mabilib sa sarili ninyo. Praise God. Hallelujah. No? Kaya sabi nga ganun, I will restore. Oh? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, ito yung message ng restoration. No? So, tandaan nyo mga kapatid, lahat ng nakikita nyo sa natural, bunga lang yan ng spiritual. Praise God. Remember that, lahat ng mga nakikita nyo sa natural, bunga yan ng spiritual. Kaya pag patay ang spiritual life mo, patay din ang natural life mo. Oh, pag sinabi nating patay, oh, praise God. Oh, we are not speaking about a literal na dead, no? Death, no? Kundi nangungusap tayo wala kayo sa presensya, sa malayo kayo sa presensya ng Diyos, no? Kasi hallelujah. Ang definition ng death sa Biblia, oh, hiwalay ka sa presensya ng Diyos. Oh? Hallelujah. Kaya pag sinabi natin patay, no? Praise God. Ibig sabihin, namumuhay ka. Oh? Ayon sa inyong kaisipan. Oh? Na sabi nga, katulad sa aklat ng mga hukom, oh, sila ay namumuhay o gumagawa sila ng mga bagay na sa tingin nila ay tama. Oh? Hanggang ganun lang tayo. Diba? Pag wala kayong alam sa salita ng Diyos, praise God, gagawa kayo sa buhay ninyo na sa tingin nyo ay tama. Praise God. Ang sabi ng Biblia, mayroong mga bagay na sa tingin nyo ay tama, pero sa dulo nito ay kapahamakan o kamatayan. Praise God. Kaya sabi ko nga, oh, isa lang ang tama, ang salita ng Diyos. Oh, lahat ng ginagawa natin, puro haka-haka. Praise God. Huwag kayong mamuhay sa haka-haka. Diba? Praise God. Kasi mamuhay tayo sa katotohanan. Praise God. Hallelujah. Diba? Anin natin mamumuhay kayo sa haka-haka. Diba? Pwede naman tayo mamuhay ng totoo. Praise God. Kasi parang sabi ko nga, anong masama? Diba? Kung tayo mahirap. Praise God. Hallelujah. Diba? Hindi masama pag mahirap ka. Ano masama rin kung mayaman ka, may pera ka. Hindi rin masama yun. Pero kailangan mamuhay ka sa katotohanan. Praise God. See, huwag kang mamumuhay. Kaya nga sabi nga ng mga salawik kayong Pilipino, huwag kang katulad ng butiki na yumayakap sa poste. Oh? Praise God.
Hallelujah. Nakita niyo ba yung butiki? Gusto niyang ayakapin ng buo yung poste. Kaya laging makikita niyo yung butiki nasa poste. Hallelujah. Kailangan mamuhay tayo. No? Mamuhay kayo sa katotohanan. Praise God. Hallelujah. See? So, ngayon, again, no? Lahat ng nagaganap sa natural, effect, yan ay epekto lang ng mga spiritual na bagay. Praise God. Kung ano yung paniniwalaan mo, yun ang ipamumuhay mo. Diba? Kung naniniwala kang walang Diyos, mamumuhay ka na walang Diyos. Praise God. Kaya nga sabi ko, kung kaya niyong paniwalaan na walang Diyos, maniwala ka rin, wala kang kaluluwa. Diba? Kung wala kang kaluluwa, kung naniniwala kang wala kang kaluluwa, mamuhay ka na. Praise God. Nang talagang walang kaluluwa, na kapag namatay ka, para ka ng post-pro, palito ng post-pro. Pagliyab, patay. Diba? Eh bakit ka pang magpapakahirap? Diba? Eh di magnakaw ka na ng bangko. Huwag kang magnanakaw. Huwag mong hold upin yung tricycle driver. Wala kang makukuha ro, malaki na yung 100. Eh baka lumaban pa, di mabugbog ka pa. Diba? Mang-hold up ka ng bangko. Praise God. Mas maganda kung central bank ang ma-hold up mo. Hallelujah. Para marami kang pera, di ba? Pag marami kang pera, eh mag-e-enjoy ka talaga. Kasi nakakaawa, mahirap ka na nga rito, kapos ka na nga rito. Pag namatay ka, pahihirapan ka na naman. Diba? Kaya tama na yung mahirap ka na rito pagdating natin sa kabilang buhay, tayo naman ay nakangiti. Diba? Praise God. Hindi baling mahirap tayo rito. Pagdating natin sa kabilang buhay, lalakad tayo doon sa kalsadang ginto. Hallelujah. Kung anong iniisip niyong bahay na gusto niyo ngayon, praise God. Pagdating niyo rin, kung hindi niyo makamtam ngayon, doon. Praise God. Makikita niyo yung gusto ninyo. Kung anong klaseng kwarto, higaan, upuan. Praise God. Pati hayop. Hallelujah. Kung gusto niyo aso, kuting, yeah. Meron din doon. Hallelujah. Ngayon wala tayo niyan, di ba? Praise God. Pero huwag kayong mag-alala, di ba? Naniniwala ako doon, di ba? Kaya nga namumuhay ako ng may takot sa Diyos eh. Kasi naniniwala ako, praise God, isang araw, aayusin ako ng Diyos, aayusin ng Diyos ang mundong ito, dito ako titira. Gusto ko sa mundong ito, pero ayaw ko yung ganitong sitwasyon. Di ba? Gusto kong tumira sa isang mundo na kung saan walang magnanakaw, walang sinungaling, walang manggagaway, walang albularyo, di ba? Praise God. Kasi walang mangkukulam, hallelujah, di ba? Walang nakikiapit, walang sugal, walang syabu, hallelujah. See? Eh ngayon, kahit ubusin mo yan, di ba? Ubusin mo ngayon sa loob ng 6 na taon, pag natapos yung 6 na taon, para lang talbos ng kamote na tinalbusan mo. Dadami uli yan. Mas mabilis. See? Hallelujah. Walang halaga yun. Kaya sinasabi ko, praise God. But it's better than we try, di ba? Hallelujah. So ngayon, hallelujah. So, nakita natin no sa ating pag-aaral, ito yung original church, di ba? Praise God. Tipot larawan ang iglesia, ang simbahan, tipot larawan niya ng buwan. Itinipe yan, no? Kaya nga, praise God, kung makikita nyo sa langit, mag-asawa yan. The moon and the sun, di ba? Praise God. Walang liwanag ang araw, I mean ang buwan. Nire-reflect lang ng buwan yung liwanag ng araw. Praise God. Kaya ang unang church, nire-reflect niya lang. Praise God. See? Kaya sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Diba? Kaya inire-reflect lang ng original church. Praise God. Yung naroon sa kaisipan ng ating Panginoon na ang iglesyang ito ay lalakad. Diba?
lalakad dito na may kapahayagan kung sino si Jesus. Diba? Na ang iglesyang ito ay lalakad dito na pangungunahan ng Espiritu Santo. Na ang iglesyang ito ay narito sa naroon siya sa estadong perfect. Sakdal. Diba? Praise God. Yan yung iglesia na nasa kaisipan ng ating Panginoon. Ngayon, praise God, tayo namang mga tao, okay, itong iglesia, tinipot larawan ito sa buwan. Diba? So, perfect yan, no? Then, ganun din, ngayon, tayo tinipo naman ng Diyos sa halaman. Kaya sabi, mapalad ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos para silang puno na itinanim sa tabi ng batisan kung saan ay laging merong tubig. Praise God. Hallelujah. So, tinipe din tayo ng Diyos. Sabi nga, tayo tinipe sa trigo. Diba? Ang mga anak ng Diyos ay tinipot larawan ng Diyos yan sa trigo. Hallelujah. Kaya nung makaharvest ang Panginoon, si Jesus ang binhi. Diba? Praise God. Hallelujah. Kaya nga yan yung mga question eh. Tandaan nyo, the natural type the spiritual. Okay? Sabi, kung Diyos siya, bakit pumayag siya na maipako at ibuwis ang kanyang buhay? Una, tandaan nyo, napag-aralan na natin yung original sin. Diba? Meron tayong kasalanan na minana kina Eva at Adan na kailangan bayaran. See? Lahat ng kasalanan ay may kaparusahan. Praise God. May kabayaran yan. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang problema, ano ba yung kasalanan na nakuha doon sa kina Eva at Adan? Na umabot ito hanggang sa atin. Praise God. Kaya sabi yan ay hiwaga. Diba? Ipinangangalang tayong makasalanan. Ano ba yung kasalanan na yun? Hallelujah. No? Ngayon, praise God. See? Kaya nung namatay ang Panginoong Jesus, sabi, bakit siya kailangan mamatay? Kasi tipot larawan siya ng binhi. He is the seed. At lahat ng binhi, sabi nga ng Biblia, meron itong kakayahan na magparami ng katulad niya. Kaya nung namatay ang Panginoong Kristo Jesus, ipinako siya sa krus, no? Praise God. Hallelujah, inilibing siya, muling nabuhay. Tipot larawan niya ng halaman, di ba? Praise God. See? Pag namatay yung puno, may binhi yan, yung binhi babaksak sa lupa. Praise God. Kaya sabi nga, may proseso niyan eh. Kaya nga umuulan, umiyak ang langit, no? Pag umiyak yung langit, yung binhi, babaon na sa lupa. Di ba? Praise God. Pero isang araw, hallelujah, magkakaroon nili ng resurrection, sisilay ang bagong liwanag, pag nasilayan yung binhi na yun ng liwanag, muli itong uusbong sa lupa. Hallelujah. Katulad ng ating Panginoon, muli itong umusbong sa lupa, yung dating isang binhi na munga ito ng 50, 30, 100, 300, hallelujah, at 1,000. Parang ganyan yan, nagkaroon tayo ng tinatawag na wheat field. Praise God. See? Kaya ang tinanim lang ng ating Panginoon ay mga trigo. Walang damo. Diba? Walang damo. Pero nang tumagal, kaya nga sabi itong original na lang iglesia. Kung makikita nyo, puting-puti yan. Praise God. Hallelujah. Nung itinatag ang iglesia, yan ay 33 AD. Buong-buo yan. Ang estado niyan ay perfect. Praise God. Nagmamanifest ang lahat ng anong pinangako ng Panginoon. Anong pangako niya? Gagawin ninyo yung higit pa. Sa lahat ng sumasampalataya sa akin, gagawin niyo yung higit pa doon sa mga ginawa ko. Nagmanifest lahat yan. Kung anong ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Diba? Pero dumating yung panahon, praise God. Hallelujah. Tingnan nyo. Sinong inutusan ng ating Panginoon? Ang nakikipag-deal lang ang Diyos, ang Panginoon doon sa kanyang mga apostol.
Oh, sila ang kinumisyon, praise God. Hallelujah. Para lumaganap itong Kristyanismo. Kaya alam ng demonyo yan. Praise God. Kung ang ginagamit ng Panginoon, ang kanyang mga lingkod, oh, kaya sabi ng Panginoon, ako ang may hawak, no? He that hold the stars in his right hand. Ako ang may hawak ng mga bituin. Ako ang may hawak ng mga mensahero. Ako ang may hawak ng mga pastor. Ako tumatawag ng mga pastor. Oh? Pero alam ni Pablo, after 20 years, lumitaw si Pablo. Paglitaw ni Pablo, praise God, alam ni Pablo, darating panahon, mamamatay siya. Sabi niya, pag ako'y namatay, galing din sa kalagitnaan ninyo, papasok itong asong gubat. Huh? Hindi galing sa labas. Huh? Kaya napag-aralan natin yan. Sabi nga, di ba? Magkakaroon ng kadiliman. Di ba? Praise God. Hallelujah. Paano mangyayari dyan? Pagagandahin lang nila yung iglesia. Kaya sabi nga, iiwan nila. Iiwan ng unang iglesia ang pag-ibig. Di ba? Praise God. At papasok sa kalagitnaan nila yung gawa ng Nicolaitans. Praise God. Ano unang pag-ibig? Ano yung first love? Di ba? Anong unang bunga ng Espiritu Santo? Pag-ibig. Ano ang Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nung sinabing iiwan nila ang kanilang unang pag-ibig, isa lang ang ibig sabihin nun, iiwan nila ang leadership ng Diyos. Pag iniwan mo ang leadership ng Diyos, anong gagawin mo? Kailangan may leader yan. Hallelujah! Papalitan mo yan ng leadership ng tao. Diyan nagbumpisa yan. Hallelujah! May mga taong magaling, may mga tao lang na nagsasuggest. Pagandahin natin yung gawain natin. Di ba? Praise God. Para maging magaling yung pastor natin, papag-aralin pa natin. Para wala na siyang katulad. Angat yung pastor natin. Hallelujah. See? Kaya pumasok yan, tinatawag nga nating, hallelujah, oh, Nicolaitan deeds. Diba? Nung pumasok na yan, praise God, nagkaroon ng gap. Oh, yung nangangaral, yung lady, oh, praise God, at saka yung mga tao at saka yung mga ngaral. Praise God. Nagkaroon niya ng gap. See? Hallelujah. Oh? At nung nagkaganoon na, naging formal na yung gawain, nawala na yung leadership ng Diyos. No? Napalitan na ito ng leadership ng tao. Iniwan na nila yung unang pag-ibig. Nawala na yung bunga. Oh? Pag naging formal ang gawain, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Hindi mo na makikita yung bunga ng Espiritu Santo. No? Praise God. See? So, ganyan yan, di ba? So, makikita nyo, yan yung halaman. No? That is the wheat plant. Praise God. Buong-buo yan. May dahon, may ugat, may dahon, may stalk, meron siyang bunga. No? Praise God. Hallelujah. Sabi nga ganun, di ba? Ito yung original church. Meron siyang bunga all the way down. It's been the same way down through the lines of judgment, Israel on down, and then the Pentecost. When the church for the bride tree, he set in order on Pentecost the tree that was predestinated to bring forth his fruit in his seasons. Praise God. Itinakda ng Diyos yan. Itinalaga ng Diyos yan. Yung iglesyang yan, mamumunga yan ayon sa kanyang kapanahunan. Hallelujah. Now, going find the fruits, no? Praise God. Sabi nga nun, the fruit is being done just fine. It bloomed out on the day of Pentecost. Let's see what happened on the day of Pentecost, Jesus said. The works that I do shall you do also. They heal the sick. See? Let's see how this started, no? Praise God. Ganyan nagsimula yan. Paano nagsimula yan? Praise God. Ang iglesia, hallelujah, ginagawa nila kung ano yung ginagawa ni Jesus. Namumuhay sila ng
buhay ng ating Panginoong Hesus. Oh? Praise God. Pero may nangyari nga. Ano nangyari? Pumasok itong mga kaisipan na to. Anong kaisipan yon? Na kinakailangan ayusin natin yung church. Oh? Praise God. Kaya sabi nga, pumasok yung isang insekto. Hallelujah. Kaya sabi nga ng message, first, it was the palmer worm. Yan yung unang insekto. Oh? Tandaan nyo, isang insekto lang yan na nagbabago-bago ito ng anyo. Oh? Para yan yung yung paru-paro. Diba? Nagbabago yan, apat na stage yan. Diba? Praise God. Ipanganganak yan na parang mga bulati lang. Palmer worm. Oh? Praise God. Hallelujah. Pagkatapos, maya-maya magkakaroon ng paa. Diba? Gagapang-gapang na mayroong mga balahibo. Diba? Pagkatapos, malalaglag yung mga balahibo. Diba? Praise God. Sisip-sipin niya na, magiging caterpillar yan. Pagkatapos, praise God. Hallelujah. Diba? Diyan nagsisimula yun. Nakakita na ba kayong mga hinog na bayabas? Ha? Hindi na kasi uso rito eh. Puro pag sinabi mong bayabas eh, guava juice. Yeah? Puro dilata na lang ang alam dito ng mga kabataan eh. Ewan ko kung nakakagat pa ito ng mga bayabas eh. Oh, noong mga panahon namin, talagang maraming hinog na bayabas. Oh? See? Pag may mga butas yan, pag kinat mo yan, palmer worm. Yan. See? Kinakain na niya yung mga, yung bunga. Hindi kumakain ang dahon yon, bunga lang. Praise God. See, kakainin niya yung mga bunga. No? Kaya sabi nga, yan yung una, no? Praise God. See? Sabi nga, first the palmer worm, next was the locust, next was the canker worm, and the next was the caterpillar. Then were destroyers, and what they were destroying was the heritage of God, the vine. Oh, ano raw yung sinisira nila? Oh, itong apat na kulisap nito, ito yung puno ng ating Panginoon. Diba? Praise God. Ito yung vine. Praise God. Hallelujah. Oh, kaya sabi ng Panginoon, ako ang puno, kayo yung sanga. Hallelujah. Lahat tayo, praise God, nakaupong doon sa tinatawag nga nating bride tree. Hallelujah. And you will check closely on your insects, those three or those four insects are the same insect in a different form. The caterpillar, the locust, the canker worm, get them mixed up. The first was a palmer worm, then the locust, then the canker worm, the caterpillar. No? Present, una, gumagapang yan. Di ba? Una, maliliit lang, mga larva lang yan, mga bulabulate. No? Tawag natin uod, di ba? Mga uod-uod lang yan. Mga puting uod. Oh? Pagkatapos, praise God, dahaba ng konti, lalaki, tutubuan ng mga balahibo. Di ba? Tapos tutubuan ng paa. Gagapang-gapang na yan. Tapos, maya-maya, babaluti niya yung sarili niya. Oh? Hallelujah, magkakaroon na siya ng paglabas nung may mga pakpak na siya. Oh? Paglabas niya, ano na siya? Locus. Yeah? So, iisang kulisap ito, locus ito. Praise God. Nasa iba't ibang anyo. No? Kaya yung pagkaka-arrange ng talata ng mga salita, sabi, the palmer worm, the locust, the canker worm, the caterpillar. At bawat insekto may kinakain yan. Oh? Praise God. Diba? Katulad sabi ko nga sa inyo, yung uod, hindi kumakain yan ng sanga. Diba? Ang kinakain niyan yung bunga kasi malambot yung bunga. Praise God. See? Kaya itong palmer worm na to, sabi nga ganon, praise God, the first was the palmer worm and then the locust, the canker worm, the caterpillar. We are told that this is the same insect in just different forms coming down. No? The palmer worm attacked the fruit which is love. No? Praise God. See? Kaya ang unang inatake sa iglesia, mga kapatid, nung lumitaw itong iglesia na itinatag ng Panginoon, kumpleto yan, may bunga yan, may dahon yan, may puno yan.
Praise God. Kaya nagmamanifest, hallelujah, oh, ang leadership ng ating Panginoon. Hallelujah. Hanggang dumating nga na pinalitan nila yung leadership ng Diyos, bakit? Kinain na kasi yung bunga. Oh? Nung kinain na yung bunga yan, yan, di ba? Nawala yung bunga. Praise God. See? So, wala na yung bunga. Oh? Praise God. Kinain ng isang uod. Di ba? Hallelujah! Ganyan na nangyari, nawala yung leadership ng Diyos. Tandaan nyo, ganito rin dito sa atin. Pag nawala yung leadership ng Diyos sa church, ano mangyayari sa atin? Puro programa na to. Magiging formal tayo. Di ba? Oh, 9:30, 12. Hallelujah, tapos na. Di ba? Praise God. Pagpunta nyo rito, upo kayo dyan, tahimik kayo, huwag kayong gagalaw. Hallelujah. See? Sa biyaya ng Panginoon, di ba? Alam nyo, kapag nandiyan dyan ang leadership ng Diyos, the church is always rugged. Rugged ang church, tandaan nyo. Praise God. See? Hallelujah. So, ganyan na nangyari, di ba? Unang nawala yung bunga, nawala yung leadership ng Diyos. Tandaan nyo, nawala yung leadership ng Diyos. Praise God. Kaya nung una, sa panahon ni Pablo, di ba? Kahit saan pumunta sila Pablo, saan pumunta yung mga alagad, nandoon ang Espiritu Santo, nandoon ang anghel ng Diyos, sabi ng Espiritu Santo, isugo nyo si Pablo kasama si Barnabas, no? Papuntay nyo sa ganito. Praise God. Hallelujah. Nawala yun. Pag nawala yan, susuguin ka nino? Susuguin ka na ng pastor. Susuguin ka na, praise God. Hallelujah. Susuguin mo na yung sarili mo. Hallelujah. No? Gagawin kang pastor ni pastor. See? Kaya nga wala tayong hilig sa ganun, di ba? Kaya nga kapag naka-establish tayo ng church, may pastor na yan, totally umihiwalay tayo diyan, umihiwalay din sa atin 'yan. Bakit hindi ako nagtatatag niyan? Diyos ang nagtatalaga niyan, no? Praise God. Yan ang unang nangyari sa church. Hallelujah. Pagkatapos ano nangyari, sabi nga tumakbo pa yung panahon, oh? So alam natin sa panahon ng Smyrna mas lalong lumaki yung itim, di ba? Mas lalong dumami itong false church, di ba? Praise God. Hallelujah. Oh? Pagkatapos, kung makikita nyo yung puno, di ba? Kung makita nyo yung puno, see? Sabi nga rito, itong false church na to, lalago lang siya ng lalago, oh? At the same time, itong mga believer, but the true church is poor and suffer persecution. Oh? Ipe-persecute lang sila. Oh? Praise God. See? Ano yun? Yun daw yung mga dahon, di ba? Dahil lang susunod, praise God. Hallelujah, no? Anong susunod na kulisap? Sabi nga, the first was the palmer worm, the next was the locust, and the next was the canker worm, the next was the caterpillar. Them were destroyers. Tandaan nyo, mga destroyers ito. And what they were destroying was the heritage of the vine, no? Praise God. Hallelujah. Then, sabi nga, now the next great thing come up was the locust. And he was the one who was to destroy the unity of the believers. See? Pag nawala na ang leadership ng Diyos, mga kapatid, ang susunod na masisira sa atin, yung fellowship. Nasundan niyo yan, no? Praise God. See? In the Bible, them were... In Pentecost, there was a unity, and these people were with one heart and with one accord. And Paul said, I believe in Romans 7 chapter, that there was nothing could separate us from the 8th chapter of Romans of the love of God that's in Christ Jesus. There was nothing. I've never expressed this before between Pentecost people or anyone. But seeing the tremendous strain that's been on me, that's why I come to do it this morning. It's the mightiest church on the face of the earth, and it is the church. Oh, praise God. Hallelujah. Kaya sabi niya, maski sa panahon ni Brother Branham, meron na yun, yung pagkakaha, oh, yung fellowship.
tinatamaan yung fellowship. Ano raw yan? The locust attack the leaves. Fellowship, the church become formal. Oh, praise God. Tandaan niyo mga kapatid, pag iniwan na tayo ng leadership ng Diyos, gagawa na lang tayo ng mga sariling programa. Gagawa tayo ng sariling plano. Magiging formal na kayo. Praise God. Magiging, sabi nga, magiging malamig tayo. Pupunta lang kayo rito dahil makikinig kayo para masabi lang meron tayong relihiyon. Praise God. See, ano nangyari raw? Oh, ang ginawa raw ng kulisap na ito, itong locust na ito, sisirain niya yung dahon. Diba? Sisirain niya yung fellowship. Kaya ang nangyari nga rito sa tinatawag nga nating bride tree, sira-sira na yung dahon. Nawala na yung bunga. Oh, praise God. See, kailangan kasi makita niyo muna yung nawala eh. Diba? Para alam niyo kung ano isosole. Praise God. Kasi pag hindi nyo alam, may nawala. Hallelujah. Atin lang kayo ng atin. Atin lang kayo ng atin ng church. Di ba? Saka umatin. Oh, doon kami sa ano. Doon sa may end time message believer. Di ba? Praise God. See? Saka umatin. Oh, doon kami. Oh, nagpasan ako ng krus. Di ba? Malapit na kasi pasang krus eh. Oh, ilang buwan na lang. Yung mga may panata, magpapasa na naman ng krus. Di ba? Hallelujah. See, hindi mo alam kung ano yung iglesia ang tinatag ni Kristo. Di ba? Kaya sabi ng iba, kami ang iglesia ni Kristo. Praise God. Anong klase ang iglesia na itinatag ni Kristo? Praise God. Kailangan alam niyo yun. Di ba? Kami ang totoo, end time message kami. Praise God. Ano ba yung iglesia na itinatag ni Kristo? Praise God. Hindi, kasi may prophet kami. Hallelujah. Tatamaan pa tayo ng false prophet niyan eh. Di ba? Mababansagan ka pang kulto. Bakit? Praise God. Hindi mo kasi na, hallelujah, no? Kaya nga sabi, kailangan alam mo yung scripture. Praise God. Alam mo ang salita ng Diyos. Hindi haka-haka. Oh? Kaya nung tamaan na itong fellowship na to, pumasok na, anong susunod na papasok dyan? Haka-haka. See? Praise God. Tumakbo pa yung panahon. Nung tumakbo pa yung panahon, di ba? Yung Smyrna. Praise God. Inatake yung, sa Epeso, inatake yung mga ministro. Praise God. See, yun ang inaatake ng Diablo. Praise God. Sumunod, inatake ng Diablo yung mga kapatiran. Hallelujah. Then, ikatlo, lumalaki itong false church ito. Meron na naman silang ginawa. Ano yun? Praise God. Inatake nila yung katuruan ng church. Doctrines. Pumasok itong doctrines of Balaam. Hallelujah. See? Pinapalitan nila yung dalisay at purong turo ng Biblia. Ng ano? Ng mga haka-haka. Di ba? Ng mga pamahiin. Di ba? Kaya minsan, praise God. Maski sa minsan, sabi, sasabihin ganun, di ba si Brother Branham, pastor? Oo, ako. Praise God. Siya lang yung pastor natin, haka-haka na yan eh. Di ba? Siya yung pastor ng kapanahunan. Okay? Praise God. See? Kaya nga, hallelujah, pag may umahayo nga rito, pag galing sa ibang bansa, yung mga missionary, yeah, magsasabing, praise God, missionary ako, ganito, ganito. Ang una kong tinatanong, sinong pastor mo? Wala, si Jesus. Sinugo lang ako na Jesus. Eh, ako, huwag ka dito pumunta. Sa langit ka pumunta. Huwag ka pumunta rito. Mag-report ka muna sa langit. Hallelujah. Oh? Kaya pag nakakarinig kayo ng mga ganyan, ng mga sinugo ni Jesus, sa langit niyo papuntahin. Praise God. Kamoy, naantay ka na ron.
Mga haka-haka yan eh. Diba? Magandang pakinggan. Urig ito. Isipin mo, sinugo ni Jesus. Praise God. Kailangan alam mo yung sinasabi ninyo. Kaya nga, hindi tayo. Pagdating sa Pergamian age, tumakbo yung panahon, di ba? Una, inatake yung ministro. Nung bumagsak na yung ministro, inatake na yung mga kapatiran. Praise God. Ang bawat iglesia may doktrina. Walang masama sa salitang doktrina. Ang ibig lang sabihin ng doktrina, pag tinagalog mo, teaching. Diba? Praise God. Hallelujah. Pag pinalitan ninyo ang katuruan ng Biblia, gagawa kayo ng sarili ninyong katuruan. Diba? Praise God. See? Kaya nga marami tayong katuruan nung wala pa tayo, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Diba? Hallelujah. Para mabawasan yung kasalanan mo, magpapako ka sa krus. Kada mahal na araw, bit-bit din ako ng ano eh. Bit-bit din ako ng krus. Lakad. Yan. See? Hallelujah. Kunyari, ahampas-ampasin ka pa eh. Yan. Lakad, Judas. Di ba? puro haka-haka yun eh. Pero naniniwala tayo noon. Noon naniniwala ako diyan. Habang nagpipenitensya ka, nababawasan yung kasalanan mo. Hindi totoo 'yon. Ay, yan sinabi nga eh. Yung una kinain na yung bunga, kumain ng palmer worm, ikalawa kinain ito ng praise God, nung kinain na ng palmer worm, kinain ng locust yung mga dahon, 'di ba? Praise God. See? Hallelujah! May sumunod na kumain dyan. Ano yung kakain dyan? Sabi nga ganito, now, we go on. We got to go on. We could stay a long time on that little locust. But the third stage of him was the canker worm. That's got a bad name to start with. The canker worm. What does canker worm do? It goes into the bark. That's the lifeline there. Yes, sir. It goes into the bark. And it destroys the covering of the tree. The covering. What is religion? Covering. That's what the word religion means. A covering. Notice now this little canker worm begin to bore himself into the bark. What did he do? He begin to take its religion, its covering, its doctrine away. See? Religion is a doctrine. A covering that covers anything. That's the reason that our religion is by blood. The blood. The life is in the blood that covers the word. And the life is in the blood. The blood is the religion. And the life is in the blood is what brings the resort. What you see, why you see it. See? Praise God. Kaya nga yung reliyon natin, sabi nga, anong reliyon natin? Praise God, dugo. Yung buhay na nasa dugo, we believe in the blood. Na ang Panginoong Jesus, ibinubo niya ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating kasalanan at ang kanyang dugo ang naglinis sa ating kasalanan at ang kanyang dugo ang nagbigay ng kapangyarihan sa atin para tayong makapamuhay ng tama. See? Kaya sabi, yan ang reliyon natin. Yan ang teaching natin. Yan ang covering natin. Pero pag inalis mo yan, sinira yan, kaya sabi, sinira ng canker worm yan. Sabi, hindi. Sumali ka lang sa church. Ligtas ka na. Pag umalis ka sa reliyong ito, pumunta ka sa mga kultong yan, kawawa ka. Kako kung lahat ng kulto katulad na ganito, mga kalalakihan, hindi umiinom, hindi nakikiapid, hindi sinungaling, hindi nagsusugal, hindi naninigarilyo. At yung mga sister natin, see? Yung mga young people, hindi nagme-makeup, hindi naghihikaw,
Hindi nagsusuot ng mga skin tight na damit. Praise God. Hallelujah. May mga damit, hindi yung kapiranggot na damit na lang. Di ba? Hallelujah. Imaigi sana lahat ng tao, ganito na lang. Kaya wala tayong problema. Sabi nga sa, di ba? Pinapatay na raw lahat ng addict. Ako, di patay nila. Di ba? Wala naman tayong problema ron eh. May addict ba rito? Ha? May nagsasabu ba rito? Wala naman eh. Wala tayong problema dyan. Praise God. Hallelujah. That is the religion. That is our religion. Yan yung ating religion. Yung dugo. Praise God. Ngayon pinalitan nila yan, di ba? Nung pinalitan na yan sa Pergamian Age. Hallelujah. Di ba? Huwag kang mag-alala, maliligtas ka din. Praise God. Sumali ka lang sa church na to. Di ba? Hallelujah. Pag dumating na yung judgment ng Diyos, lahat ng nasa loob ng simbahan na to, ligtas. Eh, niloloko ka lang nun. Praise God. Kahit di pa nga dumating ang Panginoon eh, pag natibag yung poste nun, nadaganan ka, patay ka. Hindi ka maliligtas. Hallelujah. Hindi totoo yun. Di ba? Kaya makikita mo yung mga buhay nila. Kaya na sinasabi nga eh, oh, yung relihiyon nila walang effect sa buhay nila. No? So ano nangyari dito sa halaman natin? Praise God, naalis yung bunga, nasira yung dahon. No? Praise God, yan. Kinutkot na yung, oh, yung katawan nung stock. Hallelujah, yung puno. Praise God. See? Ano yun? Pinalitan nila yung katuruan ng simbahan, ng sarili nilang katuruan. Oh? Pag sinabi ko simbahan, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin yung original church. Okay? Praise God. Huwag niyong iisipin na simbahan katoliko, simbahan na, iglesia ni McDonald o simbahan ni Jollibee, di ba? Hindi yan, no? Hindi natin yan pinag-uusapan. Pag nagbanggit ako ng simbahan, praise God, we are talking about the original church, di ba? Na ang teaching nun, oh, praise God, you're saved by the blood, you are tayo tinubos ng dugo ni Kristo, oh, at ang dugo ni Kristo, siyang naglilinis sa atin, ang dugo ni Kristo, there is power in the blood, oh, na tayo makakapamuhay na may kabanalan. Di ba? Praise God. Pag wala sa iyo yan, praise God, mamumuhay ka. Tandaan nyo nang hiwalay kay Kristo. Oh, mamumuhay ka sa uso, kayo mga young people. Di ba? Anong mga uso yung pastor? Oh, hallelujah. Di ba? Mga buhok na kulay orange sa parang piramid na tayo-tayo kahit dapa. Ha? Dapa na pinatatayo pang ganun eh. Oh. Eh, naalala ko nung kumakain kami ng misis ko eh. Kasama ko yung mga anak ko eh. No? Lahat ng mga young people doon, nakaganon yung mga buhok eh. Kaya ginanong ko din yung buhok ko eh. Praise God. Tingnan mo itong mga batang ito. Kala mo sila lang ang kaya. Sabi ng anak ko, pa, nakakahiya. Talagang nakakahiya. Pero yung mga kabataan, walang hiya eh. Huh? Praise God. Tawag nila dyan uso. Ang tawag ng Biblia dyan. Huh? Espiritu ng ibon. Huh? Kung lalaliman mo pa, espiritu ng siraulo. See? Praise God. Yan yung espiritu na kay Nebuchadnezzar. Nasiraan siya ng ulo. Praise God. See? Hallelujah. Kaya sabi nga pinalitan, no, yung teaching, no? Praise God. Pinalitan nila yung turo, yung tunay na turo ng simbahan, pinalitan ito ng mga pamahiin, pinalitan ito ng haka-haka. 'Di ba? Puro pamahiin lang alam natin eh. Puro superstitious. Praise God. Pag wala kayo sa Panginoon, kaya nga yung mga kabataan ngayon, medyo smart eh. Sabi yan, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Eh, anong totoo? Yeah.
Praise God. Hindi sila naniniwala sa, oh? Yung iba, hindi naniniwala sa pamahiin eh, di ba? Praise God. See? Maganda, di ba? Kasi nga, hindi totoo talaga yon. Pero ano yung pinaniniwalaan nyo? Praise God. Kailangan may ipalit kayo. Pag hindi nyo tinanggap, oh, pag hindi nyo tinanggap ang purong salita ng Diyos, mamumuhay kayo sa pamahiin, mamumuhay kayo sa haka-haka, mamumuhay kayo sa chismis. Yeah? Praise God. Hallelujah. Pero sabi ko nga sa inyo, lahat ng relihiyon, lahat ng paniniwala, meron itong effect sa buhay ninyo. Remember that. Praise God. You cannot live higher than your revelation. Kung ang paniniwala mo, praise God, see, na ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo, then do it. Wala kang gagawin kundi ayusin ang kapalaran mo. Di ba? Praise God, ayusin mo yung kinabukasan mo. Hallelujah. See? At habang malakas ka, anong gusto mo mangyari? Mag-enjoy ka sa laman. Praise God, then do it. Hallelujah. Mag-pray ka lang na huwag ka kaagad mamatay. Kasi pag namatay ka, sigurado tuloy-tuloy ka sa impyerno. Praise God. Hallelujah. Oh, kaya sabi ko, lapit kayo sa Panginoon para maintindihan nyo kung ano yung tunay na buhay. Dahil lahat ng mga definition ng tao sa buhay, puro haka-haka. Praise God. I've been there. Sinabi ko na nga, napagdaanan na namin yan. Praise God. Sabi nga nila, ang buhay, kailangan para ka sumaya, uminom ka. Diba? Sa aklat nga ng, sa aklat ng Ecclesiastes, ano sabi ng Ecclesiastes? Sabi nila na ang buhay ay nasa pag-inom. Kaya lahat ng alak ay ininom ko na. Praise God. Lahat ng masasarap na alak at pinakamataas na uri ng alak, ininom ko. Pero sabi niya, walang kabuluhan. Sabi niya, ang buhay ay nasa babae. Kaya ang asawa niya, 300. Di ba? Yung kabit niya, 700. My goodness. Pagbibilangin mo nga eh. Hallelujah. Si bago ka makaulit doon sa ano eh, 4 na taon. Imagine. Pero sabi niya, wala rin kabuluhan. Diba? Then sabi niya, ang buhay, sabi niya ay nasa kayamanan, sa pera. Kaya pinilit niyang kunin lahat ng yaman. Pero sabi niya, lahat ay walang kabuluhan. See? Nauuwi lang sa wala. Praise God. Yan ang conclusion niya. Nauuwi lang sa wala. Praise God. See? Hallelujah. Hanggat wala kayo sa Panginoon, hindi mo maintindihan ang buhay. Mamumuhay ka lang sa haka-haka. Oh? Katulad ka ng ganitong halaman. Yan. Sa mata ng Diyos, ganyan ka. Wala kang daon. Praise God. See? Wala kang bark. Ano ba sa Tagalog yun? Balat. Wala kang balat ng puno. Wala kang bunga. Ganyan ang itsura mo. Yeah? Kaya pag tinanong ka, kumusta ka? Ito. Ito. Kaya ang turo, puro pababa eh. Alam na alam nila eh. Oh, kilos pa lang, alam nila kung saan si pupunta eh. Hallelujah. Pero pag nakilala niyo ang Panginoon, di ba? See? Ganyan lang ang mangyayari. Puro haka-haka. Puro katang isip. Di ba? Puro mga imahinasyon, no? Praise God. Hallelujah. So tumagal pa, di ba? Hallelujah. Sabi, ano sumunod na ginawa ng Diablo? Oh, sa tao, inalis niya yung leadership. Inalis niya yung leadership ng Diyos sa kanya. Oh, praise God. Hallelujah. Ikalawa, inalis ng Diablo yung fellowship ng mga anak ng Diyos sa isa't isa. Ihiwalay ka niyan. Naintindihan niyo ako?
Praise God. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko maintindihan yung mga taong nakatanggap ng biyaya ng Diyos pagkatapos ayaw makipag-fellowship, ayaw umatin ng gawain. Hallelujah. Sabihin nila, nasa puso ko naman ang Diyos. Kalokohan yan, hindi Diyos ang nasa puso mo. Di ba? Kung ang Diyos ang nasa puso mo, nakikipag-fellowship ka. Ano yung Brother Nestor? Demonyo yun. Nasa isip mo. Wala sa puso. Praise God. Pag Diyos, tandaan nyo, walang gagawin ng Diyos, kundi ang sarap ng fellowship. Doon ang hindi ko maintindihan eh. Di ba? Sarap ng fellowship eh. Praise God. Sabi ng Panginoon yan. No? Ang sino mang magmahal ng higit sa akin, yung nagmamahal sa kanyang pamilya ng higit sa akin, sa kanyang kaibigan ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Di ba? Praise God. Pero sabi niya, ang mag-iwan ng kanyang pamilya alang-alang sa akin, papalitan ko yan ng 100 ulit. Praise God. Hindi ko sinasabing literal na iiwan nyo, okay? Hallelujah. Ang gusto lang sabihin ng Panginoon, mahalin mo ng higit ang Diyos kaysa pamilya mo, kaysa asawa mo, kaysa anak mo, kaysa kaibigan mo. Yun lang ang gusto ng Diyos. Pag ginawa mo, mahal mo ang Diyos, praise God, dadami yan. Di ba? Kaya sabi ko nga sa mga young people eh, alam nyo, kung meron kayong kapitbahay na pupunta ng Cebu, di ba? Pupunta ng Mindanao. Pag pumunta sila sa Mindanao, pumunta ng Cebu, let's say sa Mindanao, pupuntahan lang nila yung kamag-anak nila. Di ba? Pero kayo, di ba? Pagpunta nyo ng Mindanao, punta nyo ng Cebu, punta kayo ng Samar o Leyte. Hallelujah. Ang dami nyo tinutuluyan. Dumami yung pamilya nyo, di ba? Praise God. See? Dati, kung ang pamilya mo nasa Leyte, pagpunta mo ng Leyte, isang bahay lang ang pupunta mo. Siguro, apat yung kamag-anak mo, apat na bahay lang. Yeah? Pero dahil sa fellowship, pagpunta mo ng Samar, punta mo ng Leyte, di may mga people pumunta ng Samar eh. Ang daming pinupuntahan yan. Bawat kapatid, pasyal dito. Dito naman kayo kumain. Pagkatapos mo kumain, may hahatak na naman, pakakainin ka na naman. Eh, pag pumunta ka sa kamag-anak mo eh, kumain ka lang na 3 beses eh, kailan ka uwi? Tagal mo naman. Nakaka-3 kain pa lang ako. Sige na naman. Di ba? Nakita niyo yung biyaya ng Diyos? Praise God. See? Saan ba nakaraang pumunta tumayang people? Sa Indonesia ba? Sa ano? Praise God. See? Australia, di ba? Okay, Australia. Hallelujah. Kamag-anak nyo ba yon? Spiritually. They are my brother, they are my sister. You're my brother, you're my sisters. Yeah? Hindi ko na alam yung lyrics. Hallelujah. Ang ganda, di ba? Kainam. Praise God. See? Kaya pag wala kayo sa Panginoon, meron kayong sariling kaisipan, ganyan ang itsura. May bulok-bulok pa, oh. Ganyan ang buhay nyo. Bulok. Hallelujah. See? Ano pang ginawa ng Diablo sa tao? Di ba? Sabi, canker worm. Di ba? Attack the bark. The covering, the doctrine, the teaching. Praise God. See? Then, anong sumunod? Sabi nga, dumating na, lumaki na naman yung grupo niya, yung itim. Oh, habang tumatagal, praise God. Hallelujah. Kapag nagkaisip ka na, pag nagkaisip ka, tandaan nyo, once you reach the age of accountability, kailangan meron ka ng guide. Diba? Hanggat maliit ka, sino ang guide mo? Yung mga magulang mo. Pag umabot ka sa age of accountability, praise God. Sino magiging guide mo? Kaya nga, dadalhin ka ng mga magulang mo saan? Sa church. Ipakikilala ka sa pastor. Praise God.
See? I-introduce ka ng pastor saan? Doon sa tunay na guide ng Espiritu Santo. Hallelujah! Oh, hindi kita pasasalihin dito. Walang kwenta kung sasali ka lang. Naintindihan niyo ba, kapatid? Oh, hindi ito salihan. Praise God! See? Kinakailangan maintindihan niyo, oh, na kailangan mo ng kaligtasan, kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Yan ang ino-offer natin dito, biyaya ng Diyos. Oh, kasi may ginawa ang Diablo, inalis niya yung leadership ng Diyos, pinalitan niya ng leadership ng tao, oh, kaya naging formal yung mga simbahan, aaten lang. Bakit? Kasi yan ang relihiyon ko eh. Diyan, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay, yan yung simbahan namin. See? Praise God. Huwag nawa maging ganito rin dito dahil maraming ipinanganak na rito. Sabi ko nga sa inyo, ilang generation na yung mga young people natin. Yung iba, hindi na nakapasok ng ibang reliyon. Dito na talaga ipinanganak, katulad ng mga anak ko. Ayaw ko nasasabihin ng anak ko, pag dumating yung panahon, magtagal pa ang Panginoon, wala tayong magagawa. Pagkalipas ng 10 taon, ewan ko kung narito pa tayo sa mundo. Hallelujah. Eh kung wala na, ayaw ko sasabihin ng mga anak ko, dito kami pinanganak, dito rin kami mamamatay. Diba? Same old banana. Di ba? Hallelujah. Hindi yan ang ino-offer natin sa anak natin. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, hallelujah, kaya nga nagre-record tayo ng ganito. We are trying to preserve. Di ba? Para kung dumating yung panahon, meron silang babalikan. No? Praise God. See? Sabi nga, itong iglesyang ito, no, itong kulisap na ito, lumalakas ito ng lumalakas, no? From palmer worm to locust to canker worm, praise God. Hallelujah, sa panahon niyang Chatira, may nangyari, ano, pumasok itong, dito nagpapakilala ang Panginoon na siyang mediatorship, no? Siya yung mediator, praise God. Dahil papasok rito yung tinatawag nga nating Jezebel doctrines, no? Ano yun? Yung iglesia ngayon, maggagawa na siya ng sariling libro. Diba? Anong gagawin niya? Itataob niya na. Praise God. Isasara niya na yung Biblia. Pag sinara mo yung Biblia, anong mangyayari? Mapupuno na ng kadiliman ang sanlibutang ito. Kaya maski history, meron tayong dark age. Pagkatapos ng dark age, renaissance. Diba? Praise God. Sa mga nag-aaral. Hallelujah. Eh, ganyan din sa tao, pag nakasara ang Biblia sa'yo, ano ka? Oh? Maitim na maitim ang kinabukasan mo. Maitim na maitim ang takbo ng buhay mo. Oh? Pag sinabi natin maitim na maitim, walang direction yan. Praise God. Hallelujah. Kahit pa umunlad ka materially, kahit pa lumakas ka physically, spiritually, zero ka. Praise God. Walang direction yung buhay mo. Oh, pag walang direksyon ng buhay mo, magtatrabaho ka lang na magtatrabaho. Oh, praise God. Mag-aaral ka lang na mag-aaral. Mabubuhay ka lang na mabubuhay. Walang direksyon. Praise God. Kaya sabi ko nga, hindi bali akong tumanda. Hindi baling tumanda ako ng 100 taon. Hallelujah. Basta may direksyon. Praise God. See? Alam nyo, pag wala kayong direksyon, pag uugod-ugod na kayo, yung hindi na kayo makalakad, hallelujah, nasa bahay na lang kayo. Anong gagawin nyo? Di ba? Pero pag may direksyon ng buhay nyo, kahit na uugod ka na, hallelujah. See? Naalala nyo yung istorya, yung patutuon ni Brother Branham, may isang ministro na lumapit sa kanya. Sabi sa kanya, alam mo, Brother Branham, kung buhay lang si Lola, magiging masaya yon. Kasi pinagpe-pray ako ni Lola na maligtas. Hindi lang ako naligtas, ministro na ako ngayon. Praise God. Sabi ni Brother Branham, alam mo ba kung bakit ka naging ministro? Kasi may Lola na nagpe-pray. See? Kahit pala Lola, meron pa rin silbi. Kahit pala Lolo, Lola, may silbi pa rin. Pag nasa Panginoon ka, may direction pa rin. Hallelujah. Meron kasi tayong objective eh. Diba? Na ang tao ay maligtas. Hallelujah. Kung hindi natin kaya ng humayo, sabi nga, kung hindi na, kung pahintulot ng Panginoon, tatanda ako ng maigi at hindi pa rin siya babalik pagkalipas ng 30 years. Kung 30 years from now, 90 ako nun.
Hallelujah. Praise God. Ano kayong mangyari sa ating Brother Tony? Ano? Paano kaya tayo magkakamayan? Matagal. Ano? Brother William. Si Brother William ang ano natin, leader. Siya magtitimpla ng kape. Hallelujah. Alam mo, pag matanda na, mahilig sa kape. No? Ayaw kasi matulog. Gusto lagi nakadilat. Praise God. See? So, sa ikaapat na iglesia, kapanahon ng iglesia, sinara nila yung Biblia. Nung sinara nila yung Biblia, praise God. Ano nangyari? Ano sabi ng prophet? Praise God. See, now let's hearing get the next stage of this little bug. First, he was the palmer worm. What did he eat off of God's tree? Fruit. The next stage, he came in, he died in the stage, and came in another stage. What did he do now? He come in this time as a locust. He eat all the leaves off. That's the locust habit. Now, what's the next thing he done? He come back in another stage as a canker worm, and he went into the bark. Now, here he comes as low as a caterpillar. The fourth stage of him. Now, he's a caterpillar. What is a caterpillar? He's a sucker. Sucks the life, the spirit, the life. That's what he does. Gets right down a hold of the pulp and goes to sucking caterpillar. Here he is. Who we going to call him? Denomination. That's the guy's name, guy's right name. Why? He's a destroyer. Sucks the life. Huh? Praise God. Ano raw pangalan yan? Sabi nga, denomination. Hallelujah. Religion, mga sekta. Oh, bakit? Dahil sinasara nila yung Biblia. Mas pinaniniwalaan nila yung sinasabi nung namumuno sa kanila kesa yung sinasabi ng Biblia. Oh? Pag nangyari yan, anong itsura mo? Ganyan na lang. Diba? Wala ka ng buhay. Sabi, sinipsip na ng caterpillar yung buhay mo. Yeah, the caterpillar sucks the life, the spirit, the word of God. Yan, yeah. Oh. Hallelujah. See? Ganyan ang itsura mo. Gusto mo bang ganyan ang itsura nyo? Hallelujah. Ayaw natin, di ba? Praise God. Ngayon, oh, tandaan ninyo, praise God. See? Nangako ang Diyos. Sabi nga ganun, I will restore, diba? And I will restore to you the years that the locust had eaten, the canker worm, the caterpillar, the palmer worm, my great army which I sent among you, and ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord God that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. No? Ngayon, tandaan nyo, it is the same plan. Hindi magtatanim ng bago ang Diyos, kundi yung halaman din nun, aayusin ng Diyos yun. No? Hindi ibang tao. Tandaan nyo, ikaw yun. Praise God. See? Kasi mahilig yung mga ano, yung nasa tabi nakatingin eh. Panginoon, ayusin mo to. Hindi, ikaw ang inaayos. Aayusin ka ng Diyos, ibabalik ka ng Diyos sa original mong kondisyon. Pag sinabi natin original mong kondisyon, praise God, yung original na kondisyon na nasa kaisipan ng Diyos para sa iyo. Praise God. Hallelujah. See? Sabi niya, I will restore. No? Praise God. Kaya nga, four killers, sabi niya, four killers took it. Four messengers destroyed it. Four messengers of death took it away in dogmas. Four messengers of righteousness restore it back again. Apat na destroyer yan, no? Apat na hakbang yan, no? Praise God. Na sumira do sa tinatawag nga nating halaman ng ating Panginoon. Oh? Kaya apat na hakbang din ang gagawin para makabalik tayo sa original na kondisyon. Oh? Hallelujah. Kaya sabi sa Book of Ezekiel, di ba? Prophecy, son of man, can these bones live? Wish we had time. We got it wrote down here, but I have no. Huh? Prophesy, can these bones live?
What's the four stages that coming forth of that church? What's the four stages of Ezekiel's dry bones coming forth? But the life only come, not when the sinew skin was on them, but when the wind blow upon them. That's when come back. That fourth message of life was brought back. I will restore, said the Lord. Hallelujah, glory, praise be to God. No? Praise God. Kaya sabi niya, kung mababasa niyo sa aklat ng Ezekiel, yung dry bones in the valley, diba? Pinakita ng Diyos yun. Sabi niya, oh, napunta si Ezekiel sa lambak ng mga kalansay, ng mga buto. Then tinanong siya ng Diyos, mabubuhay pa ba yan? Wala nang pag-asa. Kalansay na! Diba? Praise God! Pero sabi ng Diyos, pwede pa. See? Paano gagawin ko? Prophesy. Magsalita ka. Sabi mo, that said the Lord. Nag-prophesy si Ezekiel. See? Una, lumitaw yung mga litid. Praise God. See? Yung mga ugat-ugat. Praise God. Hallelujah. Then, ikalawa, nakita ni Ezekiel, nagkaroon ng laman. Hallelujah. Then, ikatlo, nabalutan ng balat. Pero sabi niya, wala pang buhay. Pero mukha ng buhay. Pero walang buhay. Hallelujah. Kaya sabi ng Diyos kay Ezekiel, you prophesy again. Sige, magsalita ka uli. Magpula ka uli. At nung nagsalita siya, umihip yung hangin. At yung hangin ay pumasok yun, sabi nga. Hallelujah. Sa ilong ng mga patay, at ito'y muling nabuhay. See? Born again. Kaya ganyan din, sabi, apat na hakbang yan para ibalik ng Diyos yung tunay na iglesia sa panahon natin. No? Simula ng itinatag yan, apat na kulisap ang sumira sa tunay na iglesia. No? Nasira yung mga manggagawa, dati ang Diyos ang tumatawag, kaya nga ngayon uso yan eh, mga pastor na produkto ng eskwelahan, di ba? Praise God. Hallelujah. Pagkatapos may ang fellowship nila formal, praise God. Hallelujah. Oh, pagkatapos sabi nga natin, oh, hallelujah, no? Yung tao aatin lang. Di ba? Pagkatapos ng service, kanya-kanya ng takbo. Hindi pa nga tapos, umaalis na eh. Tingin ng tingin. Hallelujah. Di ba? Ganyan na nangyari. Then ikatlo, praise God. Kung ano-ano pinagsasabi sa pulpito. Ikapat, walang alam sa Biblia. Mas magaling pa sila sa Biblia, Laodicean age. Di ba? Ganyan na nangyari sa panahon natin. Praise God. Pero sabi nga, ibabalik ng Diyos yan. Now, sabi, the fourth light is to come that will bring forth the same sign. Watch, thus justification brought back the pulp, sanctification brought back the bark, doctrine of holiness. What brought back the leaf? Pentecostals. What it is? Pentecostals. Leaves clap their hands, joy rejoicing. Pentecostal. What? The fourth was the word itself. The word made flesh, fruits of the proof of the resurrection sign that Christ has finally, after justification being planted, sanctification being planted, baptism of the Holy Ghost, organization died out, and Christ has begun centered himself like the cup of the pyramid. No? Praise God. Hallelujah. Oh, so, apat na hakbang din yan para maibalik ng Diyos yung tunay na iglesia. Oh? Kaya nung naitatag yung iglesia, 33 AD, umabot ito pagdating ng 1500, patay na. See? Wala na, pati Biblia, bawal. Nung panahon na yun, pag may Biblia ka, ano mangyayari? Susunugin kang buhay. Babalatang kang buhay. Praise God. Sasabi mo, Brother Nestor, totoo ba yan?
Ang lupit naman yan, babalatan kang buhay. Buhay na buhay kang babalatan. See, pag matagpuan ka, nagbabasa ng Biblia noon. Praise God. Ngayon, may Biblia na nga, kinakalawang pa. Yeah? Praise God, libre na nga, kahit nga 10 Biblia ka, walang hindi ka mababalatan. Pero problema, hindi rin binabasa. Kaya nga sabi, mas maigi pa yung cellphone, basang-basa. Yeah? Yung Biblia, hindi mabasa. Maigi pa yung cellphone, lagi nakasukbit. Yung Biblia, iniiwan lang. Yeah? Praise God. Hallelujah. Oh, yan ang kaibahan ng cellphone sa Biblia. Yeah. Oh, mas mahal ng tao yung cellphone. Yeah? Praise God. See? So, ano nangyari? Oh, sabi nga, yan na, di ba? Namatay na yan. Yeah? Wala nang kabuhay-buhay. Pero sabi nga, apat na hakbang din niya na ibabalik para lumitaw ulit itong tunay na iglesia. Oh, isang iglesia na puno ng kapangyarihan. No? Sabi nga, it's like a grain of wheat. No? Praise God, coming up. When the grain comes up, that's the first thing comes up. Two little sprouts. Now listen real close. What comes up? Natural now, we're going to follow the natural with the spiritual, natural bread with the spiritual bread. What's happened? How could this man be bread? Watch. See? When the church came up, she was one little leaf. Huh? Praise God. Ano nangyari? Diba? I-re-restore. Sabi nga ng Diyos, I will restore lahat ng kinain ng kulisap na to. Oh, babalik uli yan yung tunay na iglesia. Oh, na puno ng kabanalan, puno ng kapangyarihan, at nasa kanya ang purong salita ng Diyos. Apat na hakbang yan. Diba? Praise God. See? Kaya ginamit ng Diyos si Martin Luther. Hallelujah, no? Ano raw yan? Kaya nga sabi niya, it's a blade. Diba? It's a blade. Hindi masyado makita yung yellow, no? Then the stock put forth many blades as a skull, bean, and so forth come up. Finally, the Anglican Church raised up all blades. See, all of them just exactly alike, the same thing, no? Kaya ang unang lumitaw daw, sabi niya, yan yung dalawang dahon. Yan ay simbolo ni Luther, di ba? Praise God. The first reformation. Oh, kaya sabi, nag-start yan kay Luther. Patay na yan eh. Di ba? Patay na yung halaman na yan. Halos wala nang buhay. Bakit? Sinara na yung Biblia. Pero sa panahon ni Martin Luther, binuksan ni Luther yung Biblia. Nakita ni Luther yung liwanag. Sabi niya, ito pala yung liwanag. Yung tinuturo sa Catholic Church, mali. Ang daming mali. 95! Eh kung magtagal-tagal pa si Martin Luther nagbabasa, baka hindi lang 95. Diba? Baka umabot pa yung sa... Kasi hindi niya nakita yung persona ng Diyos eh. Naniniwala pa rin siya, tatlong persona. Diba? Eh kung nakita niya, 96 na. Ha? Na ang unang bautismo in the name of the Lord Jesus Christ, 97 na. Hallelujah. Diba? Marami siyang idadagdag. Pero 95 pa lang yung nakikita niya nung panahon na yon. Praise God! See? Then, sabi nga, lumago ito. Diba? Lumago siya ng lumago. Sabi nga, then what happened, the wheat changes, and the corn changes, and everything changes. What come was a tussle. Praise God. Hallelujah. Sabi nga, there was the Wesleyan Methodist, the Nazarene Pilgrims, Holiness, United Brethren, all those under sanctification. Ano raw sila? Sila yung tussle. Sila yung bulaklak. So, praise God. Sabi nga, nag-umpisa yan kay Luther, dalawang kapirasong dahon yan, i-re-restore. Inuulit ko, i-re-restore ng Diyos yung halaman na itinanim niya nung 33 AD. Yung iglesyang tinanim niya, i-re-restore niya yan, ibabalik niya sa tamang kalagayan. Nasira yan sa pagtakbo ng panahon, pero sabi niya, ibabawi ko siya. Kaya pagdating ng 1500, lumitaw si Martin Luther, lumitaw yung dalawang dahon. Pagkatapos, lumitaw na yan, sila Calvin, sila Zwingli, yan. Dumami sila ng dumami.
Praise God, si Luther, si Calvin, si Zwingli, mga Baptist, oh, sabi niya, tingnan niyo, magkakamukha yan. Diba? Magkakamukha yan, mga tao niya magkakamukha. Pero pagdating niyo rito, namulaklak na ito, sabi, sino yan? Yan daw yung mga Methodist. Oh, Wesleyan, nag-umpisa kay Wesley, Wesleyan, Methodist, oh, Holiness, no? Yung Salvation Army. Kaya iba yung kanila, oh, kaya nga live sinasabi, iba yung pananampalataya nila. Pag sinabi natin pananampalataya, iba yung way ng worship nila. Okay? Iba yung way ng pamumuhay nila. Ang Baptist, Evangelical, Zwingli, Lutheran, the just shall live by faith. Yung grupong yan, praise God, nagbabasa ng Biblia yan, pero hindi nila ipinamumuhay. Ang sa kanila, tinanggap nila si Jesus, ligtas na sila. Kaya kahit umiinom sila, naglalasing sila, naninigarilyo sila, nagsusugal sila, ang sabi nila, ligtas na kami. Kasi pag niligtas ka ng Diyos, hindi pa ulit-ulit ang Diyos. Ang Diyos ay hindi parang Indian na ibibigay sa inyo yung pagkatapos ay babawiin niya. Hindi. Pag niligtas ka ng Diyos, ligtas ka na. Oh? Partially. Tama. Okay? Partially. Oh? May katotohanan doon. Pag niligtas ka ng Diyos, ligtas ka na. May katotohanan doon. Oh? Praise God. See, paano mo malalaman na ligtas ka na nga? Sabi ko, mamumunga ka. Diba? Mamumulaklak ka. Ano mamumulaklak ka ng ano? Mamumulaklak ka ng mabubuting gawa. Praise God. Katulad ng mga Methodista. Kaya mga Methodista, praise God, binalik nila yung teaching. Praise God. See? Hallelujah. Oh? Binalik nila yung katuruan. Praise God. Binalik nila yung relihiyon ng dugo. Praise God. There is power in the blood of the Lamb. Oh, ito ang maglilinis ha, yung mga, sa yung mga bisyo. Ito ang maglilinis sa mga masasama mong ginagawa. Hallelujah. Oh, kaya nung magkaroon na ganyan, lumitaw na yung bunga. Di ba? Praise God. See, sabi nga ganon, what come out of that? That was the Pentecostal. You say, oh brother, now reverently, and I say this with godly love, and my great father who I've been told. Oh, praise God. Basahin natin dito, 347. When the first grain of wheat comes out on the stalk of wheat, it's absolutely like the grain. Is that right? But what it isn't the grain. That's that Matthew 24:24. Praise God. Hallelujah. So close that it will deceive the very elect is if possible. Notice, it looks just like the grain. Praise God. Kaya tumagpo pa yung panahon, mga kapatid, lumitaw itong mga Pentecostal people para itong halaman na muling namunga. Now watch, tingnan niyo yung halaman. Oh? Praise God. Namunga siya. Diba? Namunga na yan. Kaya sabi nga, parang siya na. Diba? Pero hindi. Ano siya? It's just a shock. Ipa lang yan. Naintindihan nyo yan ng Pentecost. Ipa. Praise God. Kaya ang Pentecost, kung paano magpuri ang Pentecost, kung paano mag-worship ang Pentecost, parang tayo. Naintindihan nyo? Kaya yung mga Pentecostal na denomination eh, pag nag-compose sila ng music eh, kinukuha natin eh. Kaya sabi ko, but be very careful. Huwag lahat ng music nila kukunin nyo. Praise God. Tingnan nyo yung tempo. Minsan yung lyrics tama eh. Di ba? Praise God. Yung lyrics makalangit eh. Pero yung rhythm eh, sa impyerno. Yung isa makalangit, yung isa makaimpyerno. Di ba? Kung mahal mo si Kristo. Di ba? Hallelujah. Naglalakad kami ng misis ko sa ano eh, sa Luneta no, nung merong mga children natin naro sa Ocean Park. Oh, linggo yun eh, hapon, ang dami pala ron. Kanya-kanya. Kanya-kanyang puri, di ba? Hallelujah. See? Sipi mo, nagra-rap.
Praise God. Meron pang nag-e-exercise eh, di ba? Sayaw eh. Sayaw. My goodness. Hallelujah. Sayaw eh raw. Praise God. See? Yan yung Pentecostal movement. Yeah? Yan yung Pentecostal movement. Yan yung fulfillment ng Matthew 24:24. No? Na kung pwede, inisip pati yung elect. No? Bakit? Kasi hawig na hawig yan. Parang yan na nga. Praise God. May power. Di ba? Nakakapag-prophesy sila. Nakakapagpagaling na may sakit. Nakakakita ng mga vision. Praise God. Ano pang hahanapin mo? Mali ba yan? Matthew 24:24. Praise God. Hallelujah. Diba? May isa pang hakbang. Mali ba yung ipa? Tama yan, pero hindi tayo sa ipa. Diba? Eh sabi, apat na hakbang yan, kaya sa ika-apat, sabi nga ganon, darating na, sabi nga, carrier, the chuck, it nurtured it, that's right, then it, that is, the seed itself has to leave the chuck. Or the chuck has to leave the seed to get the seed in the presence of the sun so it can be ripened. All in type, we see. See? Tandaan nyo, sa loob ng ipa, nandun doon yung talagang kukunin. Diba? Pero, sabi nga ganun, hindi hiwala yung binhi hanggat hindi makadama ito ng matinding init ng liwanag ng araw. Oh? Kaya sa panahon natin, dito babalik yung purong salita ng Diyos. Hallelujah! See? Babalik na yan. No? Kaya sabi ng Panginoon, apat na hakbang yan. Babalik na siya. Oh? Praise God! See? Kaya sabi niya, paano maghihiwala yung binhi sa ipa? Kailangan mamatay yung buong puno. Paano mamamatay yan? Kailangan masinagan ng sobrang init. Yan. Pag nasinagan na yan, ng matinding sikat ng araw, ano mangyayari sa halaman? Di ba? Praise God. Yan. Matutuyot yan. Di ba? Kaya pag nakita na ninyong natuyot na yung halaman, praise God, ano mangyayari? Ihiwala yung binhi, di ba? Praise God. See? Ano, paano maihiwala yung binhi? Kailangan dalhin mo sa threshing floor. Anong kailangan gawin dyan? Kailangan pitpitin. Di ba? Kaya ang brides, kaya nga sabi ko sa inyo, naintindihan nyo ba? Kaya sabi ng prophet, when the squeeze come, the threshing floor, praise God, nagliligligan dyan. Kaya sabi niya, pag dumating yung panahon na yan, inabot niyo yung threshing floor na yan, oh, sa panahon ng Israel, doon nila malapit siya sa kamalig. Praise God, maugayan, gumagalaw yan. Maugang maugayan, lahat ng walang laman, malalaglag. See? Iyan ang sinasabi ng message. Praise God. Oh, sa mga makikita yan, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, nasa scripture lahat ng katuruan ng mensahe. Makikita nyo sa tipot larawan. Oh, kaya yung buhay din natin, nililiglig tayo eh. Di ba? Mensahe ako, naniniwala ako sa mensahe. Pag naliglig ka, malalaman mo kung may binhi ka o wala. Praise God. Pag nalaglag ka, wala kang binhi. Naintindihan nyo? Praise God. Kaya sabi, ihiwalay lang yan. Ihiwalay lang yan. Praise God. Hallelujah. Pero yung tunay na binhi, lilitaw yan. Paglitaw ng tunay na binhi, kaya sabi niya, yung nakikita niyong ginagawa ko, it will look like an amateur. See? Yung nakikita nyo, nagpapagaling, no? Praise God, hallelujah, mga signs and wonders, sabi nga ng prophet, it will looks like an amateur. See? Makikita nyo sa, hallelujah, kung magtatagal pang panahon, okay? Praise God, ako naniniwala ako malapit nang bumalik ang Panginoon. Magulo na eh. No? Ngayon, hindi maintindihan rin ng mga Amerikano yung nangyayari sa kanila. No? Sabi ko, talagang
Yung Amerikano, kumukopya lang sa Pilipino eh. Ha? Nung naboto yung presidente natin, ang gulo yan, isang buwan yan, nalaman siya ng dyaryo. Eh ngayon, yung presidente nila eh, araw-araw lang. Sa linggo pa lang humupo, magulo na eh. Hindi na maintindihan ng mga tao kung ano nangyayari sa Amerika. Hallelujah. Oh, yes, kaya natatawa lang ako. Diba? Praise God. Kahit anong gawin nila, hindi na maayos ang mundong ito. Oh? Hallelujah. See? Ibabalik ng Diyos eh. No? Yun lang gusto kong ipunto. This is the restoration message. The restoration of the bright tree. Diba? Kaya sabi nga, everything must die so the seed can be ripened. No? Kailangan mamatay yung buong halaman na yon para makuha yung binhi. Kailangan mamatay itong denominasyon. Oh, kaya dito sa panahon natin, inuulit ko, kaya naintindihan nyo, kaya sa seven church ages, kaya sabi ng message, minsan ginamit ng Diyos ang iglesia. Oh, inuulit ko, minsan ginamit ng Diyos ang iglesia. Pero pag lumitaw yung araw, hindi na gagamitin yung iglesia. Oh, hindi na gagamitin yung buwan. Kailangan mo ba ng buwan pag lumitaw yung araw? Hindi na. Oh, kaya ganyan din yan. Praise God, minsan ginamit na ng Diyos itong dahon, ginamit ng Diyos yung puno, ginamit ng Diyos yung ipa. Praise God, minsan ginamit din yan, pero sa huli, hindi na gagamitin yan. Praise God, kailangan siyang mamatay. Praise God, kaya sinasabi patay na yan, sa denominasyon patay na yan, sa reliyon patay na yan. Kaya nga, minsan hindi ko maintindihan yung mga nasa mensahe, babalik ka pa ng reliyon, ng denominasyon. Kako, ano ka ba? Wala ka bang nakuha? See? Pupunta mo yan. Pupunta ka ba? Praise God. Lalo na sa pupunta pa sa Roman, sa Catholic Church. Eh, kako, simbahan yung sa taras yan eh. Praise God. See? Hindi ka pa kinigilabutan noon. Basahin niyo yung Biblia. Hallelujah. Kaya ako hindi kayo maniwala sa Biblia, sabi ko, basahin niyo na lang yung No Limit Hungary sa kahit filibusterismo. Para maintindihan niyo kung anong kabulukan nila Padre Damaso, Padre Silva. Para malaman mo kung sinong nanay, sinong tatay ni Maria Clara. Kaya laging lasenggo siya. Ano eh. No? Yung tatay ni Maria Clara, eh. Alam niya. Eh. Yeah? Praise God. See? Hallelujah! Oh, mamamatay itong lahat. Kailangan mamatay ito para lumabas itong tinatawag nating bini. Yan ang tinatawag naman nating bride age. Diba? Praise God. Ibabalik ng Diyos. Sabi, I will restore. Magkakaroon ulit tayo ng ganitong pananaw. Amen. Oh, ibabalik tayo ng Diyos sa ganyang kalagayan. Oh, magmamanifest ulit yan. Praise God. Brother Nestor, bakit hindi na natin makita yung mga signs and wonders? Huwag ka lang mainip, sister. Huwag ka lang mainip, brother. Praise God. Kasi tumigil na yung ulan eh. Oh? Praise God. Lumitaw na itong araw. Ang mga binhi nagpapahinog. Hayaan mo lang. Pag nahinog nang nahinog yan, praise God. Hindi na natin kailangan yung ulan. Mismo yung binhi. Hallelujah. Oh? Naalala niyo si Brother Branham? Kinakailangan pa ni Brother Branham. Praise God, yung mga vision, oh, ipakita muna sa kanya ng Diyos, oh, para masabi niya, hallelujah, kaya pinagalita siya ng anghel, sabi, hindi ganyan. See? Ang tao tumitingin tuloy sa iyo. Hallelujah. Kaya dumating yung panahon na sabi niya, oh, just have faith, only believe, all things are possible. Oh, hindi ako nagpapagaling. Walang taong nagpapagaling. Siya ang nagpapagaling. Inaangat ko lang yung faith nyo, praise God. Only believe. Hallelujah. Kaya umabot siya sa ganon. Bandang uli, hindi na siya tumitingin sa mga bisyo. Sinasabi niya lang sa mga tao, only believe. Praise God. Hallelujah. Bakit? Huh? Praise God, nagmamanifest na yung binhi. Nung una, daladala siya. Daladala siya ng ipa eh. Huh? Pero bandang uli, praise God, solo-solo na lang siya. Ganyan din ang mangyayari sa atin. Praise God. Hallelujah. Sasabihin mo sa bundok na yon, oh, tumalong ka sa tubig at tatalon ngayon sa dagat. See? Praise God. Sasabihin mo. Hindi yung sasabihin niya o sasabihin ng kundi. Sasabihin mo. Praise God. Sa bundok na yan at tumalong sa dagat, tatalon ngayon sa dagat. Amen?
Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Mga musicians natin, praise God. So, salamat sa biyaya ng Diyos. Praise God. So, by next week, next Tuesday, patungo po kami ng ng Southeast Asia, sa Thailand, sa Vietnam. Sama nyo lang sa prayer. Sa Cambodia, lalo na sa Cambodia. Maganda po kasi yung nagaganap doon, no? Kaya, Lord willing, ma-establish yung mga church doon, grounded and rooted sa mensahe. No, yun lang gusto natin. Praise God. Mga kapatid, no, lilitaw ito. Tandaan nyo, God will restore His church. May mga iglesia na itatatag ang Panginoon. Mga tao. Sa panahon natin, kaiba ito eh. Makikita nyo muli yung kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Parang makikita nyo, sabi ganun, kung i-imagine ninyo na naglalakad si Jesus dito sa lupa, nung narito siya sa lupa, ganun ang mangyayari sa panahon natin. Praise God. Once this, no? Praise God. Kapag dumating na itong squeezing time, itong pinasok tayo sa threshing floor, niliglig na tayo, naalis yung ipa, then, the bride will know who she is. Praise God. This invincible army, lilitaw ito. Hallelujah! May dala ba silang mga espada? Wala. Ang espada nila ay purong salita ng Diyos. Sobrang talim nito na kapag nagsalita ito, hallelujah! Pag nakakita tayo ng mga kapatiran nito, hallelujah, sasabihin natin, Panginoon, yung anak niya, Panginoon, yung asawa niya, Panginoon, ibigayin mo ito sa kanya sa pangalan ng Panginoong Jesus. See? Hallelujah, ibibigay ito ng Diyos. Magsasalita ka lang, ibibigay ito ng Diyos. Praise God. Aabot tayo sa ganun. Hallelujah. See? Hindi mo kailangan ilihan sa mga may sakit. Magsasalita ka lang. Gusto kong gumaling ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Walang lihans yun. Praise God. Sabi mo sa bundok na yun na tumulong sa dagat, tatalo sa dagat yun. Hallelujah. Hallelujah. See? Ibabalik ng Diyos yan. Bumabalik tayo sa ganyang kalagayan. Praise God. Kaya nga sabi, God is restoring us. I will restore. Itinayo niya yung iglesyang yon, nadapa. Apat na kulisap ang sumira rito. Pero sabi ng Panginoon, ibabalik ko, babalik yung ganyang klaseng iglesia. Yung iglesia na nababasa nyo sa Book of Acts, babalik yan. Praise God. Hallelujah. I believe it. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yumuko tayo at manalangin.